yung song na naman. No? But anyway, there's another, pero merong isa pang pinagwagian ang church. So medyo doon, medyo, hindi naman mahina, pero kumbaga, amaano sila ng government. Pero itong isang pinagwagian nila, of course, when Tita Cory called, kasi di ba nagpa-call si Ramos ng Chacha, di ba? Charter change. No? Nag-rally din ulit two cardinals sin and Tita Cory sa Luneta Grandstand. And of course, sabi nun ni FBF pagkatapos nun, I will not run for re-election in 1998. So towards the end, medyo the church recovered and recovered its ground and was able to parang exert more influence such that the government backed off. Well, the time of Arab, it was very brief, but we know that from the very start, kalaban niya yung church hierarchy, given that, you know, they actively campaigned against him. Did the church have any influence on him, such that, you know, it might have influenced his policies? Masyadong maikli. At saka, medyo mabilis na namuo yung mga issue ng mga mamamayan laban kay then-President Erap. Mga issue ng corruption, yung all-out war sa Mindanao, tapos yung hindi pagpapatupad ng social reform agenda na nabuo ng previous administration. At inasahan na dahil era para sa mahirap, o dito na mangyayari. So, I doubt kung nakabuo si then-President Estrada ng malakas na relasyon sa Catholic Church. Baka mas pa yung mga nag-resign, impeach, oust movement laban sa kanya. Tsaka Ma'am Linda, we have to remember na nung tumatakbo si Erap, ang sinabi, if I'm not mistaken, headline kasi ito sa mga major newspapers. Right. So sinabi talaga na ni Cardinal Sin daw na anybody but Erap. So una pa lang, hindi na maganda yung simula nila. So again, of course, this culminated to the second people power uprising in 2001. Okay, and then this is more recent during the time of President Arroyo. We know that, I think, and I don't know if this is just my impression, but it was at that time the church, the Catholic Church hierarchy was at its most silent on issues that you would expect them to speak up during the time of Marcos. They spoke up against human rights violations, corruption, other abuses. Strangely, during the time of President Arroyo, they were not as vociferous. Why is that, Professor? We have to put it in the context of Cardinal Sin's waning health. By the year 2000, medyo humihina na siya. So, siguro, medyo, yun na rin, dahil din siya rin ay nagkasamang naglukluk kay President Arroyo, ginalang niya yung posisyon. Pero, I'm not really sure kung nakita niya yung mga ibang nangyari, kung papanigan pa rin niya. We cannot judge it kasi nawala nga si Cardinal Sin, unfortunately, in 2005. So, yun yung ano. Ano kayang nangyari kung buhay si Cardinal Sin and when Tita Cory bolted from the Arroyo administration in 2006? 2005, when the Garcia issue came up. So, hindi natin alam kung anong sana yung nangyari. What do you think contributed to the silence of the hierarchy at the time? Nakakahiya talaga, saka nakakalungkot na when we needed the Catholic Church hierarchy most to speak up again, yun na nga, tahimik sila. Hindi ko alam kung bahagi din ito yun na nga generational change within the leadership of the Catholic Church. Na-miss ko talaga yung simbahan na nakilala ko when I was growing up. When gaya na nga sinabi ni Professor Xiao, they were preaching and living out liberation theology, yung Church of the Poor, preferential option for the poor, yung pagiging simple, payak na pamumuhay, tulad ng karamihan na mahihirap. Nitong nakaraang dekada ni GMA, parang nakaligtaan yata ng marami sa kanila itong pagiging Church of the Poor. Marami sa kanila parang nagmukhang komportable na, malambot, alagang-alaga, hindi nasanay sa paghihirap. At napansin ko yun kahit sa mga homily ng mga misang dinaluhan ko sa iba't ibang mga simbahan. Parang ano na kaya itong bagong henerasyon ng mga pare? Hindi lahat, pero marami. Pag nag-homilya, napaka-personal na hinahanap ko rin, pero nawala na yung social context. Parang hindi sila nagsasalita sa Pilipinas in the 1990s, in the 2000s. Ang isang reason kaya dyan is because at that time, the church was also bargaining
There was a sort of bargaining with the government na, okay, we'll put up with this government, with this administration. After all, this administration will not allow an RH bill to materialize or an RH law to materialize. This administration is against the death penalty. So parang okay lang because we are getting some concessions. Di bali na na hindi tayo masyadong hard on this administration. Good. I thought you were thinking about that, Professor Xiao. Actually, posible din yan. Kasi kung there were critical moments, for example, after each CBCP conference, maglalabas ng sulat pastoral. Critical moments also in the life of the GMA administration, kung kailan mainit na yung issue ng korupsyon, mainit yung issue ng human rights violations. Pero never once in those moments na gumuhit ang CBCP kay GMA. Unlike in previous times of the conference, vis-a-vis other earlier presidents, especially President Marcos. Well, marami din kasing speculations nga na very close si Archbishop Rosales kay President Arroyo noon. Right. But of course, I really do not know that. No? Basta nga alam natin, medyo tahimik. And ako, feeling ko rin, kasi ganito yan eh, John Paul the Great, John Paul II, who's gonna be beatified. Soon, ang merong naging issue din, kasi nga, ang nangyari dyan, she's very politically active in dismantling communist regimes and making people free in Eastern Europe and stuff like that. No? Kaso, yun na nga, yung liberation theology, ayaw na ayaw niya yan. Ayaw na ayaw niya yan because nabuhay siya sa isang komunistang bansa. No? So parang yung Philippine formula nga ni Cardinal Sin, yun yung preferred niya. Ngayon, because this liberation theology, inayawan ni John Paul II. Ngayon, ano to, ipinasa ito doon din sa kanyang very traditional na successor na si Benedict XVI. Right. So parang, siguro yung mga nakikiramdam din yung mga church people dito na, oh, baka naman magalit sa atin tong Papa kapag naging aktibo ulit tayo sa politics. No? Baka, ano, yung mga ganyan. Yung sinabi nga ni Professor Xiao, yung perceived closeness sa powers that be. Well, yun yung isang tanong na natitira na sana maresolba at mawawasto on the issue of corruption. Dahil nga, sinasabi na may mga obispo na nakakatanggap ng mga ambag para naman sa mga social action work nila, pero sa mga sources tulad ng sa gambling. Kaya't hindi daw talagang And of course, with the help of Malacanang. With the help of Malacanang. The president, with Malacanang. In a very unseemly relationship na kulang sa fraternal correction dahil kinukupkop ni GMA. And another thing I really miss from the time I first became conscious as a Catholic young person then, na bahagi talaga ako ng simbahan na trying to live out the gospel, the beatitudes, yung tinuro at sinabuhay ni Jesus. Yung role ng mga kababaihan sa simbahan, kahit sa liturgy, namimiss ko talaga at nasasaktan talaga ako. Dati sa misa, dinadasal natin yung the Holy Father, the bishops, the priests, the nuns, and the people of God. Una nawala yung the nuns, ngayon pati yung the people of God. Pakinggan mo. Sa maraming liturgy of the word, nawawala pati yung mga simple pero importanteng mga salitang yon that signify who are recognized as part of the church. And grabe yung ginagawang housekeeping, organizational work ng mga madre sa loob ng simbahang Katoliko. Do you think this is intentional or there is some underlying reason to this? O baka naman omission lang sa dami ng mga pinipetisyon araw-araw sa mga misa? I don't think so. Siyempre, talagang kung liturgy of the word, pinag-iisipan, pinagdadasalan, pinaplano yang mabuting-mabuti. It says, I think, exactly what, no more, no less than what the Vatican wants to say in that week or at in this time, in this epoch sa mga nananampalataya. All right. When we will have to pause for a break. When we come back, let's talk about how the Catholic Church can continue to be relevant, if it's still relevant at this stage in our history. Strictly Politics. We'll be right back. Stay with us.